Bago tayo magsimula mga kabayan, sagutin muna natin yung bugtong natin nung nakaraan. Hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari, ang sagot ay sampayan. Proceed tayo sa panibago nating bugtong, ito ay mula naman kay Kevin. Ito ang kanyang bugtong. Mga dahong iniingatan, punong-puno ng karunungan. Ano ito? Kayo nang bahalang sumagot mga kabayan, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jeboy. Taong 1987, Dumalag, Capiz. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral sa high school itong si Jeboy. Madalas tampulan ng panunukso ang binatilyo dahil sa kanyang pinagmulang angkan. Ayon kasi sa mga tao, isang mangkukulam ang yumaong lolo ni Jeboy. At dahil sa pang-aasar ng mga kapwa estudyante, madalas umuuwi itong puro pasa sa mukha o hindi kaya naman punit ang suot na uniforme. Ang dahilan ni Jeboy, ayaw niyang naririnig na iniinsulto ang kanyang lolo Gustina. Ito kasi ang kasakasama niya nung mga panahong nabubuhay pa ito. At sa mga panahong iyon, ni minsan hindi niya nakitang gumawa ng masama ang matanda laban sa kanyang kapwa. Ngunit isang bagay ang palaging tinatanong ni Jeboy sa kanyang mga magulang. Ito ay kung saan nakahimlay ang bangkay ng lolo niya. Ngunit laging iniiba ng kanyang ina ang usapan. Alam mo, Jeboy, masyadong malayo ang pinaglibingan namin sa lolo mo. Tapos ano kasi, liblib kasi yun, anak. Kaya hindi ka na namin isinama noon. Pagdadaylan ng kanyang ina, naitago na lang natin sa pangalang Aling Tansing. Ngunit hindi kumbensido si Jeboy sa mga paliwanag nito. Hanggang sa isang araw, tuluyang nasagot ang kanyang matagal ng katanungan. Ngunit hindi inaasa ng binata ang kanyang malalaman mula sa kanyang tiyuhin. Dahil sa kabila ng pagbabawal ng nanay ni Jeboy, pinili ng kanyang tiyuhin na ipaalam ang katotohanan. Manang Tansing, hindi habang buhay pwede nating itago ang katotohanan sa bata. Sa palagay ko may karapatan siyang malaman ang lahat tungkol kay tatay. Wika ng tiyuhin ni Jeboy. Naitago na lang natin sa pangalang Abner. Lingid sa kaalaman nila, nakikinig pala sa usapan ng binata mula sa kanyang kwarto. Ayokong malaman ng anak ko na buhay pa si tatay, dahil alam mong siya ang pinili nito para sumalo ng kanyang kakayahan. Ito ang pasya ko, Abner, kaya sana irespeto mo. Tugon ni Aling Tansing. Bigla namang lumabas ng kwarto si Jeboy. At labis itong ikinagulat ng kanyang nanay. Narinig ko po yung lahat, Nay. Bakit hindi niyo po sinabi na buhay pa si Lolo? Bakit kailangan niyo pong itago sa akin? Galit na tanong ng binata. Kaagad namang tumugon ang tiyuhin niya. Patawarin mo ako, manang, pero sa palagay ko, karapatan ni Jeboy na malaman ang tungkol sa kanyang pagkatao. Jeboy, buhay ang Lolo gustin mo. Kung bakit inilihim sa iyo ang lahat. Dahil ayaw ng nanay mo na ikaw ang sumalo sa kakayahan ng lolo mo. Wika ni Tio Abner. Muli namang nagsalita si Jeboy. Hindi niyo man lang ako tinanong kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko, Nay. Alam kong iniisip niyo yung kapakanan ko. Pero sa palagi ko, kung ano man po yung mangyari sa akin, nakasulat na po yun, Nay. Nakatadhana na po yun. Wika ni Jeboy sabay lakad palabas ng tahanan. Kaagad naman siyang sinunda ng tiyuhin. Teka, Jeboy, sandali lang. Alam kong masama ang loob mo sa nanay mo dahil tinago niya sa iyo na buhay pa ang lolo gustin mo. Sana maunawaan mo siya dahil nung kapanahonan ng lolo mo, sangkatotak na pagsubok ang napagdaanan niya bago siya kinilalang mahusay na puting mangkukulam. Wika ni Tio Abner na ikinagulat naman ng binata.
kaya mas lalo siyang nagka-interes na hanapin ang lolo niya. Tiyo, alam niyo po ba kung saan mahanap si lolo? Gusto ko na po kasi siyang makita eh. Wika ni Jeboy. Ngumiti naman si Tiyo Abner at muling nagsalita. Ito ang dahilan kung bakit ako umuwi sa atin. Magayos ka ng gamit mo at pupuntahan natin ang lolo mo. Ipinasundo ka niya sa akin. Nasa pangangalaga ko siya, Jeboy. Huwag mo na ding alalahanin ang nanay mo dahil ako nang bahala sa kanya. Wika ni Tiyo Abner. Biglang napalitan ng ngiti ang lungkot sa mata ng binata. Kagad siyang pumasok ng bahay at nag-impake ng mga dadalhing kagamitan. Nagpaalam pa rin siya sa kanyang ina. Kahit labag ito sa kalooban ni Aling Tansing, wala na din siyang nagawa para pigilan si Jeboy. Nang mga panong iyon, kaagad na bumiyahe ang dalawa papunta sa bayan ng Panitan. Sako pa din to ng probinsya ng Capiz. Magkahalong saya at pananabik ang naramdaman ng binata ng mga oras na yun. Hindi siya makapaniwala na buhay pa ang kanyang lolo. Matagal niya nang inaasam na makita kahit ang libingan man lang nito. Pagkarating nila sa bayan ng Panitan, sumakay sila ng tricycle papunta sa isang baryo ng bulubunduking bahagi ng lugar. Huminto ang sinasakyan nila sa tapat ng isang makitid na daanan paakyat ng burol. Hanggang sa nakarating sila sa pinakataas, tanaw mula dito ang kabuuan ng bayan. Naglakad pa sila ng kaunti sa loob ng maliit na gubat at naroon na ang tirahan ni Tiyo Abner. Tiyo, napakaganda po pala ng lugar niyo, no? Pero nasan po si Lolo? Wika ni Jeboy. Kaagad namang tinuro ni Abner ang isang matandang nagsisibak ng kahoy. Yon, yon ang lolo gustin mo. Malakas pa sa kalabaw. Tugon ni Tiyo Abner. Hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Kaagad siyang lumapit sa matanda na nooy nakatalikod sa kanya. Lolo? Lolo gustin, ikaw po ba yan? Wika ng binata habang pinipigilan ang maluha. Unti-unti namang napalingon ng matanda at nanlaki ang mga mata dahil sa nakita. Ako nga si Gustin. Teka, sinong... Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin dahil kaagad siyang niyakap ni Jeboy. Walang tigil ang pag-iyak ng binata habang nagsasalita. Bakit niya po ako iniwan, Lolo? Alam niyo naman pong kayo lang yung kakampi ko eh. Sana sinama niyo na lang po ako nung umalis kayo eh. Wika ni Jeboy. Kaagad namang tumugon si Mangustin habang tumatawa. Umalis nga ba ako, apo? Hindi mo ba naaalala yung mga nangyari sa'yo? Wika ni Tatang Gustin. Bigla namang napakala si Jeboy sa pagkakayakap sa matanda at kaagad na nagtanong. Teka, alin po dun, Lolo? Sa pagkakaalam ko po, sa lahat po ng nangyari sa akin, mag-isa lang po ako eh. Tanong ni Jeboy. Kaagad namang tumawa ang matanda at inaya si Jeboy na maupo. Ang bawat taong nang-ape sa pamilya natin, nakakatanggap ng karapat-dapat na kabayaran sa ginagawa nila. Kagaya na lang kay Mang Tonyo, siya ang taong nagpakalat na mangkukulam ang lahi natin. Ayun na, pilayan. Atin lang to ha, ako ang may gawa noon. Wika ni Tatang Gustin. Napaisip naman si Jeboy at pilit na inalala ang mga nangyari sa kanya. Kaagad niyang napagtanto na tama ang matanda. Dahil kahit pa ang mga kapwa-estudyante sa paaralan na nang aapi at nananakit sa kanya ay nagkakasakit o hindi kaya napipinsala ng malubha sa susunod na araw. Hindi kita iniwan, apo. Oo, lumayo ako sa pamilya natin at pinalabas na patay na ako para makaiwas sa gulo ang nanay at tatay mo. Wika ni Tatang Gustin. Habang nagkwekwentuhan sila ay unti-unting bumalik ang masayang alaala ng binata.
Nawala din ang galit niya sa matanda dahil sa paglisan nito. Masyado silang naaliw sa pag-uusap at hindi nila namalayan ang takbo ng oras. Padilim na pala ng mga sandaling iyon. Kaya kaagad nang nag-ayang pumasok ng bahay si Tatang Gustin. Halika na apo, pumasok na tayo ng makakain ng hapunan at makatulog na. Bukas, maaga tayong gigising at may ipapakita ako sa iyo. Wika nito. Kaagad silang pumasok at pagkatapos kumain, natulog na ang maglolo. Kinabukasan ay maaga siyang ginising ng kanyang lolo. Pupungas-pungas pa itong bumangon. Nagulat ang binata nang bigla siyang hagisan ng isang basket ng matanda. Halika na po! Mangunguha tayo ng mga halamang gamot sa gubat. Wika ng matanda at kaagad nang lumabas ng kanilang tahanan. Nakasunod lang si Jeboy sa kanya habang nagmamasid sa paligid. Napansin ng binata. Napalalim sila ng palalim sa kagubatan at unti-unting nag-iiba ang tanawin ng kapaligiran. Bahagyang nakaramdam si Jeboy ng takot kaya kaagad siyang napahawak sa kamay ng lolo niya. Hindi ka pa din nagbabago, apo. Huwag kang matakot, apo, dahil ang lugar na to ay sangtuwaryo ng ating mga kaibigan. Walang gagalaw sa'yo dito dahil alam nilang apo kita. Uwi ka ni Tatang Gustin. At maya-maya pa ay nakita ni Jeboy ang mga maliliit na parang kulisap na nagpaikot-ikot sa kanilang dalawa. Nang masdan niyang maigi, nanlaki ang kanyang mga mata dahil maliliit na taong may pakpak ang nakita niya. Kaagad siyang napasigaw dahil sa takot, sabay hila sa kamay ni Tatang Gustin. Lolo, mga engkanto, umuwi na po tayo, lo! Wika ni Jeboy, ngunit pinagtawanan lang siya ni Tatang Gustin. Huwag kang matakot, apo. Hindi mga engkanto yung maliliit na tao na nakikita mo. Sila ay mga lambana. Gusto lang nilang makipaglaro at hindi din sila nananakit. Sila ang nagbabantay ng mga bulaklak dito sa lugar na to. Wika ni Tatang Gustin. Nawala na sana ang takot ni Jeboy. Nang bigla naman siyang nakarinig ng halinghing ng mga kabayo. Kasabay nito ang malalakas na yabag na papunta sa kanila. Huminto sa paglalakad si Tatang Gustin at nanatiling nakatayo. Ngunit hindi sinasadyang napalingon si Jeboy. Napasigaw ang binata dahil isang tikbalang ang nakatayo sa harapan niya. Akmang tatakbo na sana nang bigla siyang hawakan ni Tatang Gustin. Ano ka ba naman, apo? Bangin na yang nasa harapan mo, saka, di ba sabi ko sa'yo huwag kang matakot dahil kaibigan natin ang mga nandito? O, Urok, kamusta naman? Siya pala ang apo kong si Jeboy. Wika ng matanda sabay pakilala kay Jeboy. Nagkatinginan ang tikbalang at ang binata. Hindi mapigilan ni Jeboy ang kanyang panginig. Kaya sinabihan ni Tatang Gustin ang tikbalang na magpalit sa anyong tao. Kaagad naman itong sumunod at laking gulat ni Jeboy dahil halos kasing edad niya lang ito. Ako nga pala si Urok. Pasensya ka na kung tinakot kita, ha? Pero nakakatawa yung reaction mo, eh. Wika ng elemento. Medyo nainis si Jeboy. Ngunit habang naaalala niya ang naging reaction niya, hindi niya mapigilang matawa sa sarili. Ngunit sa kabila ng masayang pagkikita, may dalang masamang balita ang tikbalang. Kaagad na naging seryoso ang mukha nito at lumapit kay Tatang Gustin. Tatang, maaari po ba tayo mag-usap? Medyo maselan po ang sasabihin ko sa inyo. Wika ni Urok. Ngunit tumanggi ang matanda. Kung ano ang nais mong sabihin, maaaring marinig ni Jeboy. Simula ngayon, wala na akong ililihim sa apo ko. Dahil siya ang susunod sa hanay ko bilang puting mangkukulam. Wika ni Tatang Gustin. Kaagad namang humingi ng patawad ang tikbalang at muling nagsalita. Yun nga po mismo ang pake ko sa inyo, Tatang. Ang tungkol po sa apo nyo. Nanganganib ang buhay niya dahil nagising na ang hari ng itim na engkanto. Hinahanap niya kayo at ang tagapagmana nyo. Wika ni Urok.
At dahil hindi maunawaan ni Jeboy ang kanilang pinag-uusapan, kaagad itong sumingit ng tanong. Ah, sandali lang po, Lolo. Bakit po tayo hinahanap ng itim na engkanto? Tanong ni Jeboy. Kaagad namang tumugon si Orok. Tatang Gustina, hayaan niyo po sana na ako ang magpaliwanag sa inyong apo. Wika ni Orok. Kaagad niyang sinimulan ang pagkikwento ng pangyayari sa nakaraan. Ayon sa tikbalang, isang tagapagbantay ng lagusan si Tandang Gustin. Isa siya sa pinakamalakas na mangkukulam noong kabataan niya. Marami ding pagkakamali ang nagawa ang matanda. Ngunit bandang huli, natauan ito at isinuko niya ang pagiging mangkukulam. Dahil sa ginawa niya ay nagalit ang kanyang itim na gabay, ang hari ng itim na engkanto. Sinubukan itong patayin ng matanda. Ngunit dahil na din sa pagsuko ni Tatang Gustin, kinasihan siya ng hari ng mga diwata at pinagkalooban ng panibagong kapangyarihan upang malabanan ang hari ng itim na engkanto. Nagawa niya itong talunin at isinumpa na matutulog sa mahabang panahon. Magigising lang ito kapag sumibol na ang tagapagmana ni Lolo Gustin. Sa kasamaang palad, Jeboy, ikaw ang hinahanap ng itim na engkanto. Wika ni Orok. Ito din ang dahilan kung bakit ako lumayo, apo. At pinaniwala ang lahat na ako ay patay na. Ayokong matuntun ka ng kalaban ko at malagay sa panganib ang buhay mo. Wika ni Tatang Gustin. Dahil sa paliwanag ng matanda ay unti-unting naging maliwanag kay Jeboy ang lahat. Nagulat ang matanda sa naging tugon nito. Handa po akong harapin ang panganiblo. Ito po ang kapalaran ko at hindi ko na po matatakasan. Isa pa, ikaw na po mismo ang nagsabi, Lolo, na ako ang magmamana. Kaya bakit ako tatakas? Haharapin ko po yung kalaban ko, Lolo, kagaya po ng ginawa nyo. Alam ko pong darating yung panahon na lilisanin nyo ang mundong ito. Kaya habang may lakas pa po kayo at kaya ko pang mahawakan ng kamay nyo, hayaan nyo po akong lumaban sa tabi nyo, Lolo. Wika ni Jeboy. Ngunit habang nag-uusap ang tatlo ay bigla na lang nagsialisan ang mga lambana. Parang may kung anong bumalabog sa kanila. Umalis na kayo dito, Tatang. Paparating ng mga kawal ng hari ng itim na engkanto. Hindi pa itong panahon para harapin sila. Wika ni Orok. Kaagad na tinulak ni Tatang Gustin si Jeboy. Ilayo mo ang aking apo, Orok. Kung kawal lang ang kakaharapin ko, makakaya ko silang talunin. Isa pa, teritoryo natin to. Wala silang karapatang maglakad sa lupaing ito. Wika ni Tatang Gustin. Ngunit umiral ang katigasan ng ulo ni Jeboy. Hindi po ako aalis sa tabi niyo, Lolo. Gusto ko pong makita kung gaano kakahusay sa pakikipaglaban, Lolo. Wika ni Jeboy. O sige, kung yan ang gusto mo, apo. Orok, ikubli mo si Jeboy. Bilisan mo! Wika ni Tatang Gustin. Saktong naitago ni Orok ang binata, bigla namang nagdatingan ang mga nilalang na nakasuot ng itim na baluti na gawa sa mga buto ng tao. Anong ginagawa niyo sa teritoryo ko? Wala kayong karapatang umapak sa lupaing ito. Wika ni Tatang Gustin. Kaagad namang nagsipagbunot ng sandata ang mga nilalang at walang pagdadalawang isip na sinugod ang matanda. Nanonood lang si Jeboy at Orok. Napanganga ang binata sa ginawa ng lolo niya, lalo na nang kinumpas nito ang kanyang mga kamay. Biglang naglabasan ang malalaking puting nilalang sa paligid na parang mga aso. Ngunit nakatayo ito sa kanilang dalawang paa. Meron silang hawak na palakol. Sa kumpas ng kamay ni Tatang Gustin ay sinalubong ng mga tinawag niyang nilalang ang kalaban. Marami ang mga ito. Ngunit mas nakakalamang ang pangkat ni Tatang Gustin. Dahil nasa loob sila ng kanyang teritoryo. Hindi makapaniwala si Jeboy sa mga nasasaksihan. Hanggang sa hindi na niya namalayang unti-unti na siyang nalalantad. Napalingon sa kanya ang isa sa mga kawal ng kalaban. Tumakbo ito papunta sa kinaroroonan nila ni Orok.
Nako, naloko na. Halika dito. Tumayo ka sa likuran ko. Wika ni Orok. Sabay labas sa kanyang pana na nakatago sa mahaba niyang buhok. Nang mga panahong iyon ay hindi nakakaramdam ng takot si Jeboy. Sa halip ay kakaibang saya ang nararamdaman niya. Hindi niya lubos na maisip na ang kanyang angkan ay may kaugnayan sa mundo ng mga elemento. Tuloy sa pakikipaglaban sina Orok at Tatang Gustin hanggang sa tuluyan nilang natalo ang mga kalaban. Orok, huwag kang mag-iiwan ng kahit isang buhay sa kanila. Ayokong makarating sa hari ng mga engkanto ang kaganapang ito. Hanggat maaari, umiwas tayo sa digmaan. Wika ng matanda. Kaagad nilapitan ni Orok ang mga nakahimlay na katawan ng kalaban. Bumunot siya ng punyal at pinagsasaksak ang mga ito sa dibdib. Inakala nilang tapos na ang laban. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na meron pang isang pangkat ng mga kalaban ang paparating. Kaagad naman itong natanaw ni Orok at dahil hindi nila ito napaghandaan, pinili ng tikbalang ang magtago. Hinila nito si Jeboy papunta sa likuran ng isang puno. At habang nakatingin sa kinakatayuan ng mga kalaban, napansin naman ng binata ang isang bagay na nakasabit sa liig ng tikbalang. Isa itong maliit na plota. Hinawakan ni Jeboy ang bagay na yon at tinanong kay Orok kung para saan. Kaagad namang napangiti ang tikbalang. Dahil ang plotang iyon ay ginagamit nila pang tawag sa lahat ng mga tikbalang sa paligid. Kaagad niya itong pinatugtog. Ngunit walang anumang narinig si Jeboy. Ano ba yan, Orok? Wala namang lumalabas na tunog eh. Wika ni Jeboy. Hindi naririnig ng ibang nilalang ang tunog ng plotang to. Tanging mga tikbalang lang ang may kakayahang makarinig ng tunog. Wika ni Orok. Matapos niyang patugtugin ang plota, nakaramdam sila ng malakas na dugundong sa lupa. Biglang dumilim ang paligid dahil sa alikabok. At narinig na lang ni Jeboy ang mga halinghing ng kabayo. Pati na din ang sigawan ng mga elementong nakikipaglaban. Ilang sandali lang ang nakalipas ay humupa na ang alikabok at nakita na lang nila ang bangkay ng mga elementong unti-unting nalulusaw at sumasama sa hangin. Nakatayo lang si Tatang Gustin sa kalagitnaan ng mga ito. Kaagad na lumapit si Jeboy sa matanda. Ngunit ikinalungkot ng binata ang susunod nitong sinabi. Jeboy apo, alam kong masakit sa iyo ang mawalay sa akin. Pero ito ang nararapat. Ayokong maipit ka sa digmaang ito. Mamuhay ka ng normal apo ko. Wika ni Tatang Gustin sabay kumpas ng kanyang kamay. Kaagad na nawalan ng malay ang binata. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, laking gulat niya dahil nagising siya sa loob ng kanilang tahanan. Dali-dali siyang lumabas. At nakita niya ang kanyang ina na nooy nagtatahi ng damit sa sala. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ilang segundo lang kasama niya pa si Tatang Gustin. At isang iglap, bumalik siya sa kanilang tahanan sa dumalag na parang walang nangyari. Normal na ang pagkilos ng kanyang ina na parang hindi siya umalis ng tahanan. Ganon din ang kanyang mga kapatid. Pinili niyang wag nang pag-usapan ng mga nangyari. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na nakasama niya ang kanyang lolo na isang puting mangkukulam. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento. At kung sakaling meron kayong bugtong, pwede niyong i-comment sa ating comment section para magkaroon kayo ng chance na manalo ng 300 pesos every Sunday. I-comment nyo yung bugtong pati yung kasagutan or pwede nyo din akong i-message sa aking FB page na ang pangalan ay JD. Muli, maraming salamat mga kabayan. Paalam.